Kasi nga, no, Albert, etong mga to, proud husband sila kasi ang mga misis nila ay nag-freedom business and they are so successful sa freedom business. Malalaman naman natin sa punto de vista ng isang asawa. Yan. Husband, yes. Tama. Napakagandang topic nito, lalo na kung meron din dito sa mga viewers natin ang magkasama dito sa freedom business. So para magkaroon sila ng idea, paano ba na yung mga challenges na paano ba nila na-encounter ito or paano ba nila napagtulungan, di ba? So mas maganda siguro kung may mga ano rin tayo dito, viewers tayo from freedom business na parehas din ng ano ng advocacy na nasa freedom business din na mag-asawa sila, no? Tama ba? Oo naman. Sige, so yung mga chikatuwa na dyan, oo, yung gustong makichismis o gusto malaman ng mga bagay-bagay, no, mag-chat din kayo mamaya, mag-question din kayo sa ating mga guests. Albert, bumati muna tayo habang tayo nag-iintay, no, pinapapasok pa natin ng iba. Bati muna tayo ulit. Yan, hello, from Milan. Ito si Miss Elma Bautista. Hello, Ma'am Elma, kumusta po dyan? And syempre si Jenny Hatakinaka. Sorry naman, Jenny. Ha? Hi, Ate Marita Manuel. And hi, Sir Fritz Revo Albert. Hi, Jenny. Ayan. Welcome, Sir Maynard Portugal from Dubai. Yan. Nanita Madriga Galicia watching from Brunei. And Zep Laksina watching from Manila. Aba, talaga nga naman. Iba't ibang parte ng mundo. At nandirito rin si Fritz Janet Morris. Yan. From Dubai, UAE. Teka, para yan yung misis ng isa nating ano, ha, guest. Ever supportive, ha? Oo, kahit na nasa ibang bansa. And syempre, ito pang isang misis. Hello from Japan. Misis. Talaga nga naman ang mga misis, ha? Sabi nga ni Kuya Maynard, hello, Bibi Marit and Pare Albert. Ay, nako. Hello, parin Maynard. Ayan. Wag na kaya natin patagalin. Tawagin na kaya natin yung guest natin kasi talagang mga excited na. Di ba, Albert? Yes. Sige, tawagin na natin para diretso na tayo sa ating napakagandang topic. Okay, so for our first guest, you know, we have Mr. Joey Enriquez from Japan, married to one of our business partners who's heading the whole country, who's handling the whole country of Japan. So malalaman na natin kung paano nga ba ang partnership ng mag-asawang ito. Let's call on and give a big round of applause to Mr. Joey Enriquez. Yan, palakpakan naman natin. Yan. Welcome, Joey. Hello po. Good evening. Hi, Joey. Uh-oh. Joey, pakilala ka hello naman po sa mga viewers natin. Asa ka ba ngayon? Ano bang trabaho mo dyan? Ako po nga pala si Joey Enriquez from Japan, ang husband ni Miss Andy Enriquez. Full-time ano po ako, machine operator ng mga sa mga seaworks in Japan. Yan. Until now, yan pa rin ba ang work mo, Joey? Yes po. Yan. Joey, yun pa rin po ang full-time job ko. Ang babata nila, no, Albert? If you don't mind, Joey, ilang taon ka na ba? Oo, kayong mag-asawa. Parang you're so young. 33 years old na po ako. Si Andy naman po is 32 years old. Akala ko 18 years old lang. Magkasing magkalapit lang tayo, Sir Albert. Alam ko namang 22 years old ka pa lang. Ay, Sian, okay, nagbubulahan ka. Pero, anyway, millennial sila, yes, no? Kuya. Oo, kuya tuloy. Sorry naman, mas matanda ako. Albert, millennial pa kayo, di ba? Millennial pa kayo ni Andy. Can you, ano, pwede bang bigyan nyo kami ng brief background ng inyong love story? Brief lang yes po. Kasi mahaba po eh. Parang gusto mo? Ano po, actually, we're together na po for 17 years now. Childhood sweethearts po. Since we were
third year and second year high school. Ayun. Maagang nag-asawa. Maagang nag-anak. Ayun. Maraming challenges. Ayun po. By the grace of God, andito naman kami. Naging naabot na ni Andy ang success sa Freedom Business. Oo nga, no. Ilan taon? Parang 17 years. Eh, tapos ano ha? 33 ka lang. So, magaling ako sa math. Ano? Lampas na po ng kalahati ng buhay ko eh. Magkasama na kami ni Andy. So, kilala mo na siya. Ganun ba? Ano yung nakita mo? Kasi syempre, sa negosyong to, sa Freedom Business, hindi siya ganun kadali. No? May mga sakripisyo. Ano yung mga sakripisyo o yung mga challenges na nalagpasan yung mag-asawa? Siguro po, first of all, yung challenges sa time. Nung nag-start pa lang kasi kami dito sa Freedom Business, hindi rin naman po siya talagang madali dahil kailangan mong ibigay yung time mo dahil magsisimula kang mag-build ng network, ng ano sa mga tao. Tapos meron akong full-time job at that time na nag-start pa lang siya, eh nagtatrabaho rin naman po siya sa lounge, airport. So, after work, direct minsan may client, so diretso ka na sa client meeting, presentation, tapos hindi mo na po alam kung anong oras matatapos yun, mga ganong challenges. Tapos pagdating ko sa bahay, minsan, syempre, dahil wala siya, kailangan ako yung umano sa responsibility. So yung mga ganun lang po, mga minor challenges lang naman po, pero ayun, we survived and now we're here at this moment po. Ayan, sige. Bago narating ni Andy yung magandang career niya sa Freedom Business, no? Ano yung naging role mo sa mga challenges na experience niya as a husband? Nung simula po kasi, parang normal lang, parang gusto kong itry yung ganitong business, parang ganun lang yung approach niya sa akin. So sabi ko naman, kung kaya mo naman, why not? Try mo, sige, ganun. So I let her be lang, hayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Pero there was one time na yung talagang naano na rin ako, nung first time na sumama ako sa kanya ng Fish Heroes sa Philippines. Yung alam mo kung gano'n siya ka-hardworking, yung binigay niya lahat ng yung effort niya, binigay niya lahat. Tapos yung pag-competitive kasi yung asawa ko, very competitive siya. So makikita mo sa itsura niya na pag tinawag niya yung mga top PC, gano'n, tapos hindi matatawag yung name niya, yung makikita mo sa mukha niya na yung very sad siya. Yung mga ganun. Hindi niya matanggap. Ayan na. Nasi-chika na natin sa buong madla kung ano ba si Andy. Pero I feel normal naman yung competitiveness, no? Yun. Ano ba bang ating pwedeng chikahin kay Joey, di ba? Ah, maganda ito. Oo. Ano yung nakita mong malaking pagbabago sa ugali ng misis mo nung nagsisimula siya, ngayon naman nung naabot niya na yung success? Kasi definitely may nagbago, di ba? Oo. Ano kaya yon? Chikahin natin. Marami po. Pero ano, maganda naman yung mga pagbabago niya. Unang-una, hindi na siya mayabang. In a good way po. Basta mayabang in a way kasi yung parang yung dating niya, yung ano, yung approach niya sa tao. Parang, ngayon, ano na siya, parang kung kailan naabot niya yung success, parang ngayon siya lalong naging down to earth na, basta in a way ganun. Ganun siya maipapaliwanag. Tapos, naging mas responsible po siya, siguro dahil, dahil hindi lang, alam na niya na hindi lang yung sarili niya yung ano niya. Hindi na competitive pa rin siya pero hindi na selfish. In a selfish way, hindi na in a selfish way. Parang ganoon.
May message dito, oo, nakikinig ako, baby. From Andy and PS. Huwag ko daw magkakamaling sasabihin ng mali. Ano? Oo nga po. May paano, may pagbabanta. Pero yun yung nakita mo, no? Kung kailan siya nag-ano, dun siya naging mas down to earth, di ba? Yes, it's all about her, but yung bigger picture. So, ang ganda naman ng story ni Andy. Ano pa yung madadagdag mo? Hayaan mo siya, pabayaan mo siya, wag siyang ano, i-bulgat mo na yung sobrang, kasi maganda naman yung pagbabago ni Andy, di ba? Yun pala yung mga secrets to success. Di ba? Totoo yun. Success, kung bakit yun naabot yun. Kailangan mo talagang baguhin ang sarili mo, di ba? Para at least maging successful ka. Kasi yung ibang tao, hindi mo naman talaga mababago yan. Sarili mo lang talaga. Meron akong question sa kanila kasi gusto ko rin naman malaman, ano ba yung mga, kay Joey pala, ano ba yung plano ninyo or what are your plans sa future as a couple? Maganda po yan. Actually, yung plan namin ngayon, medyo nag-iba na siya. Kasi ang plan namin ngayon is at the age of 40, plano namin na bumalik na kami sa Pilipinas at yun na magstay kasama yung mga anak namin. Hopefully, at that time, meron na kaming mga 10 investments na makukuha na natin ng passive income. Yun na po kasi yung plans namin ngayon. Hindi na puro active income lang ang pagkukuha na namin kasi hindi naman po tayo bumabata, di ba? Hindi naman nabang buhay, kaya natin magtrabaho. So, yun nga, at the age of 40, hopefully, nasa Pilipinas na kami kasama ang aming family. Yun, doon na sila mag-aaral, doon na kami, mag-ano na lang ng business doon, at ipagpapatuloy ang ano ng Fitch Revolution, ang freedom business doon, at pwedeng papasyal-pasyal na lang kami dito sa Japan para check yung mga team, yung mga clients, kung ano may nangyari sa kanila. Hopefully po, at kiniklaim natin yan, by the grace of God, na makuha natin. Wow! Ganda naman. Yung mga millennial couple, ha? Ang millennial couple natin, maagang uuwi ng Pilipinas, tama? Nang free and rich. Oh. Ano ba yung maraming napagdaanan kayo ni Andy as a couple, di ba? Pero ano talaga yung masasabi mong worth it siya? Worth it siya na pagdaanan mo yung sakripisyo sa oras, na ikaw kumisan ng gumawa sa bahay, nag-take care ng children. Ano yung sasabi mong it's worth it? No? Worth it po siya in many ways. Kasi sa family namin, for us pa lang, huwag muna anayin yung iba. For us, worth it siya kasi ngayon, mas marami na siyang time for us. Kasi before, nung nag-start pa lang siya, marami yung time niya sa labas. So, konti lang yung time sa amin. Tapos, nung nandun naman kami sa medyo gitna ng gitnang stage ng ano namin, para magkaroon kami ng maraming time kasama siya, sumasama kami sa mga BMAP, sa mga presentations, ganun naman. So ngayon, parang na-achieve na namin na mas marami ng time na magkakasama po kami. Ayun, yeah, for our family. Freedom of time. Yes po. Ayan. Sa mga viewers naman natin, baka mayroon kayong mga katanungan, no, para kay Sir Joey, no? Ano ba yung mga tanong ninyo? Pwede po ninyong i-chat dyan para at least makapag-tanong tayo kay Sir Joey directly. Ayan. Sige, ako naman, tayo. Para makabawi siya, ha? Para makabawi siya, Albert. O sige, siyempre, naging successful na yung misis mo, di ba? Ano yung mga pagbabago sa kanya na lalo kang na-in love sa misis mo? O bawi, dali! Parang ang dali na makabuti niyan, mga Marita. Parang kasi kung dati, siyempre nasa live tayo, di ba? Dapat maganda. So kung dati, in love na ako sa kanya, mas in love pa rin po sa kanya ngayon, mama. Kasi, oh my gosh! Wow! Kasi ang dami niyang, ang plano niya ay hindi na pang sarili lang kasi iniisip niya na yung mga clients, kahit pag uwi niya sa bahay, iniisip niya yung team, ganon. Yung parang,
parang ang pinag-uusapan na lang namin lagi yung ibang tao. Pero lalo pa kasi ng ibang tao. Ayun po. But, so ibig sabihin mo, ano yung dahilan, pero sobrang laki ng pinagbago niya at maganda po lahat yun. Yan. So ibig sabihin mo, Joey, dahil nga iba ng pinag-uusapan ninyo, yung team na, at hindi nila na kayo, so medyo nabawasan ngayon yung inyong mga away, di ba? Oh, ayan. Tama. Ang sabi nga ng mga viewers natin, kakakilig naman. Ano sabi ni RVP? Basahin mo. Kung may babalik mo ang panahon at may gusto kang baguhin, ano yon at bakit? Napakagandang tanong yan, ha? Parang wala naman. Wala naman akong gustong baguhin. Wala naman. Wala. Kung paano siya binigay sa amin, as is, ganun ko siya ang gusto. Kasi naniniwala kami na kung ano man yung na-achieve namin ngayon, kung hindi namin na-achieve before, timing lahat yan ni God. Kaya kung ano man siya, as is, ganun, kung di namin naranasan yon, hindi namin mararating to. Kung nag-shortcut kami, hindi kami ganito ngayon kahit narating namin to. So, lahat, naniniwala kaming timing lahat to. Yun. Wow. Ang galing naman ng mga sagot. Oh, at dahil dyan, sabi ni Andy Enriquez, no? May premium ka later. Siguro last tanong na lang. Ang bilis ng oras, Albert, ha? Anong ma-advise mo sa mga millennial couples out there? Kasi you did the business, kayong mag-asawa, and you're so successful, you're handling the whole country of Japan, di ba? At such a young age. Ano yung gusto mong message ibigay sa ating mga viewers, sa mga nanonood? Advice. And goodbye na. Para sa mga husbands na tulad ko na merong mga successful wife, ang ma-advise ko lang sa inyo support your wives kung ano man yung mga goals nila, yung mga gusto nila. Siyempre kung maganda lang, ha? At hindi lang yung support. Kasi isa sa mga natutunan ko sa Freedom Business, sa mga tinuro ng ating preach mentor, nakasupport ka sa asawa mo. Kung di dapat, minsan nililid mo rin siya. Hindi yung puro support na lang. Dapat nagiging leader ka rin sa relasyon nyo at sa mga decisions na ginagawa nyo sa business. Maging on board ka rin. Kumbaga, hindi yung puro, sige, gawin mo yung gusto mo, sige, suportahan kita. Iba pa rin kasi pag magkasama yung ginawa. Tsaka dapat iisa yung mission and vision nyo. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you. Very wow. Well said talaga, ha? Ang lalim yan. Ayaw nyo magsalita. Actually, ibubunyag na po namin sa mga viewers, no? Oo. Natutulog po siya nung binolunteer po siya ng asawa niya. So, wala po siya tao. Alam. Nag-guess siya tonight. Bahama kayo. Ginising na lang siya at pinag-BS. Oh, mag-guess ka ngayon. Bahala ka na. No, pagbasa ko po ng group chat, biglang may poster na ng kasama ako. Uy, ano to? Yan, sabi nga ng ating mga viewers, no? Si tama, pre, ikaw na. Jenny Alipo, on Lontes, tama, Sir Joey, balance lang. Nako, agree ng ating mga great viewers. Great advice, sabi ni Ma'am Janet dito, great advice sa couples out there. Ayan. Yun. Great. Yan. Thank you, po. Thank you so much, Joey. Thank you. So God much. Bless you more for your good heart. Ang ating POD. Grabe. Yeah. Pulot of the day ngayon. Ako nga, ang pulot ko agad. Albert, di ba, as a husband, hindi lang tagasunod ka. Kumbaga, sabayan mo rin as a leader dahil iba naman talaga ang punto de vista ng isang lalaki sa babae. So, you complement one another. Correct. Diba? Napakaganda ng mga sinabi ni Sir Joe Enriquez. Grabe, ang dami nating mga viewers dito na talaga namang nahanga sa pagiging proud husband ni Sir Joey Enriquez kay Andy. Basahin muna natin ang mga kanilang comments. Sabi ni Arvin Kides, nagpogi mo bro, Joey. Yan, pogi daw ni Joey. Oh, tsaka si Bing Otha,
Hello, Sir Joey, our very own very supportive husband of BP Team Japan. Ayan, congratulations, Sobra, no? Sobra tayo natutunan. Yun nga eh, there's wisdom at their age. Sobrang, ano, ang lalim na naman sinasabi ng mag-asawa yan. And if you meet the wife as well, sabi ko sa'yo, kaboom. No? At, eto na, Albert, we're on our second guest. Ikaw na mag-introduce. Okay. Ipapakilala po natin ngayon yung second guest natin. Ito po ay isa sa mga proud husband ng ating senior business partner sa Singapore. Help me welcome Mr. Leo Senson. Yan, palakpakan po. Ayan naman, ang gwapong-gwapo ni Leonardo Senson. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening, Sir Leo. Magandang gabi din. Kamusta mo naman ang sarili mo at sino ba yung ating napaka-powerful or energetic na wife? Ipakilala mo na. Ayan, o. Unang-una, magandang gabi sa Singapore. Dito kasi gabi ngayon sa mga nanonood dito sa ating programa. And nagpapasalamat muna ako at naimbitahan niyo ako dito para magbigay ng konting informasyon tungkol sa wife ko. And then, siyempre, may bibigay din nating ano, tulong sa mga nakikinig dito sa atin ngayon kung ano ba ang aming ginagawa. Pero bago yan, siyempre, sabi mo nga, kailangan ipakilala ko din yung sarili ko. So, ako po pala si Leo, ayan. Leo po ang pangalan ko, may tatlo po kaming anak at 13 years na po ako naninirahan dito sa Singapore. So, dalawa po sa mga anak ko ngayon ay nasa kolehiyo na, tapos yung bunso ay nasa high school. And ang profession ko po, ayan, dati po akong accountant and then teacher sa isang kilalang university sa Pilipinas. Hindi ko nababanggitin kung ano yun. Tungkol naman sa aking asawa, sa wife ko, so ang masasabi ko lang tungkol sa kanya, mabait, siyempre. Hindi naman ako pwedeng, ano, baka mamaya gulpin ako. Mabait siya. Maganda. Sabi niya, ang gwapo ng mahal ko. Baka mamaya, di ako mapatulog sa kwarto. Maganda, mabait. At ang gustong-gusto ko sa kanya, siyempre, yung attitude niya na yung fighter. So, palaban talaga siya. So, yung taong laging laban lang. Ayan. Kaya tumagal kami ng ganitong katagal sa abroad kasama na aming tatlong anak. Yun siya. Yan. Naku. Ayan ang power couple. Actually, the power couple of Singapore is Leo and Jane. Jane is the senior business partner. Pero, Kuya Leo, maybe, kasi yung iba, hindi nila alam kung ano ba yung role na piniplay mo. Hindi nila alam na baka ako na magkwento. Ikaw na. Oo. Kuya Leo, ito muna ang role mo. Kasi partnership siya eh. No? Sa negosyo. Ano, bali sa amin kasi mag-asawa, although kasi before, bago kami mag-start sa isang bagay, pinag-aagrihan muna namin dalawa yan kung ano yung kung ano yung gagawin namin. So, and then of course, pinag-pray namin yan, dapat guided kami bago namin siya pasukin. So, nung time na nag-decision kami na gawin itong advocacy na to, itong sa Peace Revolution, so, nag-usap kami dalawa kung ano talaga yung dapat na gawin ng bawat isa. And it so happened talagang si Jane kasi ang role niya kasi parang ano siya, may masculine type siya. Siya yung tipo ng babae na hindi mo siya pwedeng sabihan lang, hindi siya ganoon eh. So siya talaga yung ano niya, yung attitude na talagang masasabi mo talaga na lagi siyang nauuna, lagi siyang namumuna. So ganoon ang gusto niya, fighter talaga siya. So nung nag-decide kami, then binigay sa kanya yung position na ngayon na meron siya. Lagi kong sinasabi sa kanya na ako ay nandito lang, ang role ko sa'yo, tumulong sa'yo unang-una kung saan yung bagay na hindi mo siya usual na ginagawa. Ibig sabihin, yung strength mo na mahina ka. So, doon ako papasok para tulungan ka. So, ako naman ay nagbibigay din sa kanya ng advice. Pero hindi ako nagbibigay sa kanya ng advice para gawin niya. Nagbibigay ako sa kanya ng advice para tingnan niya kasi sabi ko, madalas sinasabi ko sa kanya, kung bakit ka nandyan sa posisyon na yan at hindi ako, may dahilan. Kasi siguro mas malaki yung nakikita mo at yung potential mo.
Kaya mas maganda ka ako na sa'yo. Yung sa aking mga advice, kung iti-take mo, okay yun kasi yun ang nakikita ko. Pero siyempre, mas mahalaga yung magiging decision mo. So, ayun ang aking role sa kanya. Magsumuporta yung strength na hindi niya kayang gawin. Ako yung magpupuno nun. Tapos yung mga kailangan na nakikita ko na kailangan o tanggapin o baguhin kung ano man yung magiging desisyon, maaari ako nagsasabi ko sa kanya na hindi ko naman sinasabi na ito ang gagawin mo o ito ang dapat mong gawin. Ganun siya. So siya pa rin ang nasa posisyon para magdesisyon doon. Wow. Thank you, Kuya Leo. Di ba sinabi mo pinag-uusapan, pinag-pray, at pinag-aagrihan. Nako, yan ang mga ano talaga. Three-piece yun. Three-piece din, no? Pray, pag-usapan, pag-pray, at pag-agrihan. Oh. Ay, ang daming pinuntahan nila, no? Sa Japan naman yan, sa picture. Oh, yan, no? Sa Japan. Yeah, sir, Leo. Kasi gusto lang din natin malaman, di ba? Sabi mo nga, ikaw yung laging nasa likod ni Miss Jane para suportahan siya. Ang tanong ko lang is, before ba, sino ba nauna sa inyo sa Freedom Business? Dati ba? May trabaho ka? Ano ba trabaho mo dati, Sir Leo? Oo, yun nga. Gaya nga na sinabi ko kanina, actually, sa Pilipinas nga, ang trabaho ko doon, dati ko nasa isang university. Matagal ako nagtrabaho doon for 13 years. So, ang misis ko, si Jane, actually, siya yung naunang ipadala dito sa bansang Singapore para makapagtrabaho, and then naging residente na kami dito. So napilitan din ako sumunod sa kanya dahil nung naging residente kami, kasama lang aming yung anak namin, sumunod din sa amin. And then nakapagtrabaho ako dito na kung ano-ano na ring trabaho. Hindi na basta trabaho at trabahuhin ko, wala na. Basta sabi nga kaming dalawa mag-asawa kami rakista. Basta may racket, pagkakakitaan. Dahil nga, siyempre, mapapadala mo sa mga anak mo, di ba, nung naiwan namin, titirahin namin yan. So, wala kaming pinipili. Siyempre nga, pag nasa abroad ka, hindi ka pumunta ng abroad, para magpa-pictures lang o mamasyal, pumunta ka dyan para kumita ng pera. So, basta may in-offer sa amin, grab yan, basta may pagkakakitaan. At siyempre, basta legal naman siya. So, nagkataon lang nung during that time na yung aming ka-churchmate, in-invite si Jane na umattend ng isang seminar tungkol nga dito sa isang para doon sa mga OFW na kung saan nagbibigay na sila ng extra tulong, hindi lang sa financial, kundi sa relationship na mag-asawa. So umattend, actually yung unang-unang umattend dyan yung asawa ko. Ako talaga minsan pagdating kasi ang isip ko kasi sa mga ganyan pagka ini-invite ako, parang siguro bunga na lang din ng mga naririnig at nababalita ako sa Pilipinas pagka ini-invite ka ng mga isang seminar daw. Baka kaya scam yan. Ganyan. So, ganyan ba? Di kaya ako, baka naman ako, ano yan, pagkakapirahan yung ano, fake yan, sabi ko sa kanya ganyan. And then, hindi ko alam na yung misis ko pala, sabi ko nga, di ba, may attitude niya na kahit sabihin ko na huwag, pero pagka iniisip niya na ano, na sa palagay niya, makakatulong sa amin, didiscarte siya ng sarili niya, titingnan niya muna. So, tinignan niya. Tapos ayun siya. So doon na nagsimula yung aming istorya tungkol dito sa Prince Revolution. Hanggang sa dumating yung point na siya na talaga mismo actually yung nag-decide. And then nung nag-decide siya, may trabaho naman din kaming dalawang full-time. Ang maganda lang nung nag-decide siya, ako yung naunang mag full-time. Dito, ako una nag full-time. Ako una nag full-time sa amin kasi tiningnan ko yung inalam ko yung ano ba ano ba yung ginagawa nating dalawa. And then doon siya pagkatapos ng mga ilang taon nag full-time na rin siya. And then nakakatuwa nga kasi nung nag full-time kami dito sa Prince Revolution, dito sa mga itinuturo nila, doon pa namin nakuha yung mga bata. Kasi kahit na anong racket ang gawin namin dito sa Singapore, hindi talaga namin sila madala kasi yung expenses dito talagang hindi mo siya kakayanin pag hindi mo kayang suportahan. Ang nangyari nga sa amin noon, talagang tinry namin dalhin dito sa Singapore yung mga bata, pero pagkalipas lang ng mga ilang taon, nung hindi pa namin nakakilala tong Prince Revolution, pinlano na namin silang ibalik sa Pilipinas kasi hindi namin kaya. Then nung na-introduce nga sa amin to, naglakas loob yung misis ko, nag-start na siya, then ako nag full-time, aba nakalimutan na namin yung plano namin ibalik sa Pilipinas. That was 10 years ago. Imagine,
10 taon na yung aming planong ibalik sila. Hanggang dito, napag-aral na namin sila, natapos sila, at nag-full-time pa kami dito. At nakatapos, isang anak ko ngayon, matatapos na ng kolehiyo, yung isa naman nasa kolehiyo, at yung bunso yun nasa secondary. So, sabi ko, binalikan namin way back before, kung hindi pala kami nag-desisyon dati, sabi nga, di ba, ang pinakamagandang talagang desisyon mo, hindi now. Talagang dapat ang desisyon mo yesterday. Kung hindi kami nag-desisyon dati, baka hanggang ngayon, hindi pa namin kasama yung mga bata. So, yun ang pinakamagandang desisyon na nagawa namin sa aming buhay bilang isang OFW. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Nagkaroon pa kami ng mga investment dahil dito sa Prince Revolution. Kaya ikaw, Prince Revolution, ang laki na yung tulong mo sa amin. Kaya nga, sobrang tao namin ang utang na loob dito. Kuya Leo, pulot ko sa'yo. So, pareho kayong mag-asawa nag-freedom business. Ngayon, actually, pareho kami nag-freedom business na. So, iba pala full sa sakuna natin, Albert, no? Kasi si Joey may trabaho, si Andy full-time. Pero dito naman si Leo tsaka si Jane, talaga naman, no? Full-time silang ginagawa nila yung negosyo. Ano yung mga advice mo sa kanila? Yung nalagpasan nyo ni Jane, no? Dito sa negosyong to, ano yung mga possible na pagsubok na madadaanan din ng iba? Pero ano yung advice mo sa kanila? Yung mga possible na pagsubok na surpass nyo? Sa mga couple na gustong start ng negosyo no to, o nandito na rin sa freedom business, ang ma-advise ko sa inyo unang-una, kami dalawa sa experience namin, talagang unang-unang nagbago sa amin talaga, maliban sa tulog, kasi tulog yung umaga na kami natutulog eh. Eh, full-time naman kami. ang unang-unang nagbago sa amin talaga, yung pakikitungo namin sa isa't isa. Kasi dapat alamin mo yung kayong mag-asawa kung ano yung mga bagay na makikita mo pa sa kanya kahit na mag-asawa kayo na nawala sa kanya nung time na nakilala mo siya. Kasi like for example, sa ganitong negosyo, may mga decision kasi na dapat na dahil ako lalaki ko, hindi lang dahil sa ako ang lalaki at head of the family, dapat ako ang masusunod. Kasi sabi ko nga kanina, siya nilagay sa leader o siya yung nanguna dito sa aming ginagawa, may potential siya kasi bakit nilagay siya, hindi ako. So dapat tanggapin mo, parang tanggapin mo kung ano yung ano ka ngayon at suportahan mo siya. Tapos, pangalawa, yung pwedeng possible na mangyari sa inyo dahil sa mga bagay halimbawa na kailangan ninyong i-sacrifice, like for example yung oras ninyo, yung may mga plano kayo halimbawa na gusto ninyong gawin pero na-adjust siya dahil sa mga schedule ninyo. So dahil kung magkasama kayong dalawa, pareho kayo nagde-desisyon, o kung hindi ka magkasama, yung asawa mo lang, so dapat alamin mo, tanggapin mo siya dahil part na to ng ginagawa niyang negosyo. So, in siya. Tapos, siyempre, may mga pagkakataon din na madalas kasi, di ba, medyo iba-ibang tao yung kausap mo. Makikita mo minsan yung wife mo o yung husband mo na merong kausap sa isang, let's say, for example, sa isang coffee shop, ganun, di ba? Sila lang dalawa, hindi ka kasama, hindi magbibigay. Okay, kasi dapat tanggapin mo yun. Part ng trabaho yun. So dapat tanggalin mo na yung salita natin ditong selos. Kasi yung selos kasi, 'di ba? Pag sinabi natin yung mga tukso-tukso na 'yan, 'di ba? Eh, alam naman natin marami nang winasak na tahanan 'yan. So, huwag mo nang patulan kasi mawawasak din ang tahanan mo, parang ganoon. So ang mga dapat mong yung mga struggle na dapat niyo anuhin dito, dapat nating i-considera unang una, yung mga bagay na mga tao na pwedeng unang-una na mga yun, sabi ko nga kanina na kinakausap ninyo yung mga sa finances naman, of course dapat yan yung pinaka-importante din, dapat ilagay niyo pinag-uusapan kung saan dadalhin yung pera na kinikita ninyo, lalo pa pag full-time kayong dalawa. So dapat maging maingat kayo diyan. So dahil sa itong negosyo naman na to, hindi ba alam naman natin to na marami na yumaman dito. Pero siyempre, dapat, alam mo din siya kung paano siyang hawakan. So, yun, hindi, halimbawa, si Jane, so, may mga bagay siya na gustong bilhin. Hindi niya basta binibili yan. Pinag-uusapan muna namin yan, kahit na alam ko na siya ang kumikita. O siya, siya yung nangunguna sa amin dito sa negosyo na to. So, yun siguro yung mga struggles na dapat i-conquer ng bawat isa
na malagpasan ninyo para tumagal kayo dito kung kayo ay gusto niyo talaga mag-freedom business? Yan. Thank you, Kuya Leo. Wow. Naku, Albert, sabi nga ng ating mga viewers, no, mabait na ama at asawa at masayahin yan. Hehe, Maribeth Alejo. Diba? Yes. Sabi nga ni Maribeth Alejo, husband is the mover in every wife's weakness. He is the strength. Astig! Astig! Yan. Ito pa nga sinabi ni Miss Miracel kanina, super relate. Dahil malaking bagay talaga at napaka-supportive ang husband. Shout out, Danny Magat. Yan. Magkasama rin yan dito sa ating business na ito. Okay. So may mga questions ba tayo from our audience? Ano ba ang mga tanong natin ito? Albert, Jenny? Ayan, si Jenny Alipoon Lontes. Ano po ang role ng bawat isa sa inyo ngayong full-time na kayo sa Freedom Business? Sino ang gumagawa nito at sino ang gumagawa niyan? Mga ganun tanong. Ano yan? Ito, ayan. Salamat sa akin, Miss Jenny. Ayan, Jenny, salamat sa tanong mo. Actually, bago, kanina kasi naiwan ko yung isang ano lang na gusto ko pang banggitin. Hindi ko nasabi, pero sabihin ko lang muna bago ko sagutin yung tanong ni Jenny. Lagi po natin tandaan, success of a woman behind is a man. Tama ba? Yun ba yung tamang ano? Parang gano'n. Hindi, joke lang yun. Yun. Success of a woman behind is a man. Parang dati, nabago na. Dahil po, ano po, Miss Jenny, sagutin ko po yung tanong niya sa, ano, sa aming dalawa, yung role namin. Actually ngayon, unang-una kasi nung nagsimula kami dalawa, tinignan namin kung anong strength namin dalawa. Magaling ka ba sa pakikipag-usap? Magaling ka sa presentation? O magaling ka sa documentation? Saan ang strength mo? So dapat alam yung dalawa yon bilang husband and wife. So doon ka dapat pumasok. Kasi sabi ko nga kanina, yung wife ko, ang ginawa namin dalawa, nag-usap kami kung saan yung mahina ka, dapat doon papasok yung isa sa inyo para suportahan mo siya. Ngayon, along the way ng ginagawa namin to, yung strength na kulang sa aming dalawa, aba eh nagiging ano na, nakukuha na namin dalawa. So hindi na wala na kami tinasabing ay strength niya magano makipag magpresent, humarap sa tao, o yung strength niya ay mag documentations ng mga tao na natulungan ninyo. Wala nang ganoon sa amin ngayon kasi dumating yung point kasi na kaming dalawa, alam na namin yung ginagawa namin. So parang nagkakaroon na kami tuloy ngayon ng checking sa aming isa't isa. Halimbawa, sinasabi niya na wala si ganito, wala pang hindi pa kumpleto yung ganitong ano, yung ganitong kailangan nating gawin. Minsan siya na yung gumagawa kasi alam na niya. Minsan naman si Jay naman, meron kaming mga gagawing presentation at hindi niya kaya magsalita, ako naman ang magsasalita. So mga ganun ang ginagawa namin. So pagdating pala ng panahon at pareho yung ginagawa, yung mga bagay na dapat na mahina sa inyo pagdating ng panahon, alam niyo na, malalaman niyo na kasi kayong dalawa hindi na kayo dalawa. Iisa na kayo sa negosyo. So in siya, parang naglalakad na lang kayong dalawa na nakikita na dalawang tao, pero dito sa business, isa na lang kayong dalawa. Kaya kung dating 100% kayong pareho, 200% nang nagtatrabaho sa inyo. Ayun siya. Wow, galing naman. Wow. Ay naku, thank you Kuya Leo. Ang sabi nga nila, ang mga napulot nila ha, si Ryan Digia, hashtag, bawal ang selos. Marlene Gimuna, tama, bawal ang selos sa business. Pero itong Chikadoro, no? Si Arvin Gides. Ito ha, may ano siya. Sir Leo, no? Kung meron kang isang kahilingan, ano ang gusto mong baguhin kay Ma'am Jane? Ano 'yon at bakit? Siguro ano sa mga may, lahat naman tayo dito, palagi ko wala. Ano naman tayo dito, 'di ba? May mga tamang edad na naman yung nakikinig. Siguro bata dito. Siguro yung ano lang, kasi di ba? Pasimula, di ba? Palagi kayong busy. Siguro yung time lang ninyong dalawa, minsan nababawasan na kasi, ano di ba? Dahil nawawala na kayo minsan ng oras, minsan hanggang madaling araw, gumagawa kayo ng mga nagpaplano kayong dalawa. So, yung mabigyan nyo lang ng ang sarili niya nung una to ha, nung una, nabigyan niya yung sarili niya na yung role ng bilang babae at lalaki. Yun siya. Minsan kasi sa pag-ano niya, maiisip mo kasi ano ba, hindi na, parang hindi na tayo nag-ano ha,
hindi na tayo lumalabas man lang o wala na tayong pagkakataon man lang para sa ating dalawa. Yung bang ano na lalumigaya naman tayo bago matulog, yung mga ganun. parang hindi na nangyayari yun. Pero nung time na nakuha na namin dalawa yung aming ginagawa, so actually ngayon, nasasabi ko na lagi na parang nasa honeymoon stage kami lagi. So kasi ito na, ano ka na, nakuha mo na kasi yung ano eh. So parang wala na kami yung oras. Alam na namin dalawa, alam namin na ito yung oras na matutulog kami. Alam na namin na ganito yung aming, ano, so lahat na parang hindi naman nakaplano, pero parang ganun na. So ayun siya. So yun siya, actually, sa mag-asawa lang, kung ikaw man, eh, mapapayo kayo kay brother, ano, sinagtanong si brother, si architect, di ba? Yan, yes. O. Bro, basta mapapayo ko lang, kahit na ikaw ay full-time, yung wife mo hindi full-time dito, yung role mo bilang husband, ibibigay mo, bro. Dapat laging nandyan yan. So, hindi mo siya kakalimutan. Hindi puro naman siyempre, ano, hindi naman puro siyempre puro pera. Meron din naman kaligayahan dapat na maliban sa pera na ibigay mo. Siya. Baba ng wow ni Arvin. Wow! Pinaghahandaan dapat. Ay na! Yan. Thank you, Kuya Leon. No, napaka-ibig talaga ng oras ng bilis-bilis. Oo. Siguro hingi na lang tayo ng last advice from Sir Leo para sa lahat naman ng mga kinig ngayon. Ano bang may advice mo sa lahat? In general na lang. No? Salamat. Ako actually ang may advice ko sa kanila, siyempre, kung gusto niyo po pumasok sa freedom business unang-una, dapat alam mo yung ano mo, at dapat alam mo yung decision mo kung bakit ka nandito. Kasi ito pong gagawin mong negosyo na to, hindi siya ano lang, hindi siya yung negosyo pang isang araw, pang dalawang araw, o isang linggo. Ito po ay pwede mo maging ano, foundation na ng buhay mo, going to the next level of your life. Dito pwede kang ano, pwedeng mabago lahat talaga, 360 ang ano mo, ang buhay mo, from freedom of time, freedom of money. Depende sa iyo. Ang mga tao lang na nawala rito actually, o yung mga tao lang na kasabay namin no, na ganun pa rin sila ngayon, hindi kasi sila sumubok. Tapos hindi din nila nakita yung future, o hindi nila ano, hindi nila pinagandaan yung time na sabay-sabay naman kaming nakinig. So siguro lang nagkaiba lang talaga yung aming pananaw nung nakita namin to, nung time na si Jane ay nag-decide and then ako nag-focus ako talaga. So, nakita ko lang din na pareho kami dalawa yung naging vision namin. As sinasabi nga ni Jane, pwede ko ding magiging ministry to sa market kasi pwedeng makakuha ako ng mga tao dito. And then at the same time, yung amin kasi unang-una, maghintay ko na po dito, yung amin talaga ang plano ni Jane as a couple. Pagdating ng panahon, magkaroon talaga kami ng foundation, especially sa mga bata na may mga special needs. Gusto namin talagang matulungan yan. At makapag-ano po kami, makapag-serve po kami sa Panginoon at magkaroon ng ministry sa church at makapag-around the world, siyempre. Pero hindi namin alam kung saan namin yan kukuhanin. Hindi namin nakikita yan sa pagiging empleyado. Hindi namin nakikita yan sa pagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw. So kailangan mo tumingin na ibang way kung paano mo siya magagawa at paano mapapabilis to. Nakita namin dito actually, dito po sa negosyo, sa paid and business, dito po namin nakita ang lahat. At ngayon po actually nakapagsimula na kaming makatulong dito sa mga ano sa although hindi namin foundation, nagbibigay na kami ng tulong sa kanila. And then ngayon po ngayon nakikita namin lumuluwag na yung buhay namin gawa ng mga bata ay nakatapos ng mag-aral. So nagkakaroon na rin kaming time para makapag-serve sa Panginoon. So yun po ang pinaka-importante. Sabi nga all of your blessings na nakukuha mo pag hindi mo ibinalik sa kanya lahat, mawawala din lahat yan. So, yun siya. Yan. Galing naman. Napakagandang advice para sa lahat. Maraming salamat, Sir Leo, sa iyong napakagandang advice. Hindi lamang po ito para sa couple, no? Kasi may mga nagtanong dito, paano si Adri, sabi niya, paano yan? Single ako, ha ha ha. So, ibig sabihin, yung advice nyo naman is for everyone naman. Yes. At ang mga rito, Ma'am Maritz, no? Nakita mo naman na tumutulong pa rin sila, no? Napakaganda sila mag-asawa. Nagmumute ako, ang inaaso namin. Ulit. Thank you, Kuya Leo. Thank you, Kuya Leo. Sige, salamat. Maraming salamat, Sir Leo, sa time at sa napakaganda.
God bless you and Jane. Nako, thank you so much. Nako, ang dami natin napulot para sa mga advice para sa couple. Pero yun nga, no, dati, si Kuya Leo pala ang skeptic. Siya pala yung nagdududa na okay ba itong negosyo na to. Pero tingnan mo naman, ngayon, sumasabay na. Sobra. Sobrang suporta. Grabe. Eh, competitive din ngayon. Oh, kung nagpe-present si Jane, aba, nagpe-present siya. Kaya nga, sabi niya nga, kung dati 100% ang nakikita sa kanila, ngayon 200% na dahil magkasama na sila, isang ano na lang sila. Ayun, sige, basa tayo rito. Ang galing po ng Freedom Business. Huwag nang magduda pa. Ayan, sabi ni Sir Victor Frane. Ayan, salamat po sa inspirasyon, sabi ni Ma'am Janet Mores, ang ating Vice President. Okay, so yeah. Siguro tawagin na rin natin yung susunod, Ma'am Marita, ang ating huli no, na guest ngayong araw na to. Ang kagandahan yan, Albert, no, ang guest natin, nandyan din, live na live, sumusuporta ang kanyang misis. Take note, ha, lahat yes. Na mga misis. Nakabantay sa mga asawa ngayong gabi. Present at nagpaparamdam. So let's call on Emil Morris, the wife of our Vice President ng Freedom Business, Miss Janet Morris. So everyone, clap, clap, clap naman dyan para kay Emil Morris. Yan. Hello, 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 hello. Hello, Sir Emil. Magandang hapon sa iyo. Yan. Paki-introduce lang ng sarili natin, sir. And sino ba itong ating ka-partner sa hindi lamang sa business and of course sa ating relationship. Ayan. Pakilala lang po. Hello mga Fritz Advocates worldwide. Ako po si Emil Morris, husband ni Janet Morris. Ayan. I love you Papa Emil. Ayan, grabe talaga ang support ni I love you. Wow. I love you. Yum, yum, yum. I miss you. Talaga naman. Ay nako, Emil, magkwento ko nga, ano ba yung, ano, paano ba kayo napunta dito sa negosyong to? Paano ba kayo napunta ng asawa mo sa negosyong tong Freedom Business? Kwento nako, naman mahabang dyan. Mahabang kwento yan, Ate Maritz and Brother Albert. Pero I will shorten it. Nung napunta kami sa Fritz sa Rebo, that time, nasa Milan kami. So, nung nag-start kami sa Milan, sa madaling salita, bit-bit ko yung asawa ko. Sabi ko, tara mag-seminar tayo. Ayan. So, sumama naman siya kaagad sa akin. Naniwala naman siya sa akin kaagad. Sabi niya, wala naman akong gagawin. Hapon nun eh, mga paggabi. Sige, sama ko. Ayun. So doon nagsimula yon. Mas siya yung nag-pursue doon kaysa sa akin. Ako. Siya yung tumutok talaga. Kasi ako nun, may mga sidelines ako nun sa Milan. So sabi ko sa kanya, sige, ikaw na muna dyan. Focus ka. Pero that time, 100% yung support ko sa kanya. Although may other business ako noon, yung mga sidelines ko. Sabi nga ni iraming ko yung ano ni yung word ni Brother Leo, yung racket, 'di ba? So maganda rin yung kita ko that time. Kaya sabi ko, sige, ikaw na muna diyan, focus ka. Pero nasa likod lang ako noon. 100% yung support ko sa kanya. Tagabit-bit na computer, pag nagpa-practice siya ng mga presentation, ako yung kliyente, ako yung nag-react, hanggang sa ma-perfect niya yung presentation. Eh ako, madetalya ako. Minsan naiinip siya, bakit ang dami mong tanong? O siyempre, kliyente ako. Hanggang sa, ayun, talagang naina siya doon. And then, as the time passing by, nag-full-time na rin ako. So yun yung start na. Ah, so ikaw pa lang nauna. Niyakag mo lang si Janet. Yes, oo. Yes, Ate Maritz. Ay nako. Wow. Siyempre naman ang misis mo, 'di ba? Vice President, no? Ano ba talagang ugali ni Janet? Masasabi mo, ito ang personality ng misis ko. Ganito talaga ang personality ng misis ko. Ah, ako talaga sabi ko nga sa kanya kanina, sasabihin ko lahat, 'yung totoo, hindi ako magtatago.
Sige, review. Alam mo si ganun. Alam mo ang asawa ko naman. Alam niyo naman 'yan, what you see what you get. Mataray talaga 'yan. Pero when it comes to work, kasi during the time nung nasa Pilipinas kami, magka-office mate kami niyan, Ate Maritz, Brother Albert. Magka-opisina kami niyan. Nandun siya sa dulo, nandun ako sa dulo. Alam ko, the time, crush na niya ako, kaya niligawan ko siya. Wow! Kilig naman, so, kilig! During the time, magka-office mate kami. Janet ang nandito sa'yo? Oo, nakikita ko yung kanyang, ano, yung focus niya sa work talaga, tapos very honest yan, and then focus sa work. So isa yon sa mga qualities na nakita ko sa kanya, is very honest woman during the time. Until now naman, focus sa trabaho, hardworking, talagang matulungin sa family, sa magulang, sa mga kapatid, hanggang ngayon. Maraming qualities. Kaya pinakasalan ko. Wow! Pero ano yung top 3 qualities kung ba't malaga na-inlove ka kay Inang? Ah, top 3. Oh, top 3. Ano yan? Although may katarayan yan. Oo. Tinatarayan niya ako noon sa office. Sa Pilipinas pa kami. Pero sabi ko, yung katarayan mong yan, alam ko may crush ka sa akin. Kaya niligawan ko. Di ba, Brother Albert? Alam na alam mo yan, Brother Albert. Yes, oo naman. Pag mo nagtataray sa'yo, ano na yan? Sign na yan. Go! Correct. Nagpapapansin lang yan. Nagpapapansin nga. Kaya nung pinansin ko, pinahirapan naman ako. Okay, nalalayo Ate Maritz, nalalayo tayo. Balik tayo naman sa top 3. Top 3! Yes. Sige. Ano yung Brother Albert? Mukhang meron kang gustong sabihin. Okay, sabi mo muna yung top 3 mo. Si Janet, ano yan? Focus sa work, hardworking talaga yan, and kumbaga sa kanya, pula-pula, puti-puti. Parang ako rin, ganun din. Ano yan, very honest siya sa work. No, sabi ko nga, kumbaga napakaswerte ni namin, no? Lalo na ni Mrs. na nakuha niya yung position niyang yan, because talagang nag-fit sa kanyang personality na very focused siya sa work. Actually, minsan nag-uusap na lang kami through ano Samba, sa Totok ba 'yon? Sa Imo ngayon. Inihintay lang namin yung time niya, kaya kung matulog kami ni Jello, minsan alas 12 na ng gabi dahil hinihintay namin siya na makausap, kasi tinatapos niya muna yung mga live streams niya, yung mga talk niya sa Fritz TV, yung mga meetings ng PhilInvest. So ganun siya ka-focus talaga. Wow. Very hard work. Galing. Yeah. Hanggang ito, ngayon. Siguro okay. Nga natutulog na lang yan sa isang araw, 3 hours a day. Wow. Grabe, no? Grabe talaga. Napaka-energetic talaga ni Ma'am Janet. Pero ito, napag-uusapan natin si Ma'am Janet. Gusto naman natin malaman yun sa iyo. Ano ka ba as a husband sa isang napaka-powerful and energetic na Janet Mores? Paulit, Brother Albert, medyo mahina. Okay, sige. Ito siya. Kasi napag-usapan natin si Ma'am Janet, no? Napaka-energetic niya, tama ba? Napaka-taray, yes. Di ba? Ngayon, sino naman si Emil Mores as a husband sa isang napaka-powerful and energetic na Janet Mores? Actually, ano, ever since we started Fritz Revolution, very supportive ako sa kanya. Sa lahat ng kanyang endeavors, until now, kahit nandito ako sa Pilipinas, very supportive ako sa kanya. Nung nag-start nga kami noon, sabi ko nga, taga-bitbit lang ako ng, kasi siya yung nauna nag-focus, taga-bitbit ako ng computer, bodyguard, ayan. So habang siya nagpipresent, natututo ako noon, no? Siyempre, bilang mag-asawa, it's very natural yung mga
alam mo yun, yung mga small things na mga petty things na mga quarrel-quarrel, tampuhan. So it's lahat siguro na may mga asawa naranasan yon. Yan si Mrs. ano yan, matampuhin yan. Sabi ko nga, ang ganda nga nung nakaraan kasi na-topic ninyo yung ano, ala, bubukingin na kita dito, amore. Na-topic ninyo yung EQ, ano? Yung EQ. Diba, Ate Maris, yung EQ? Aba, grabe yung changes sa as ng asawa ko nung pinag-aralan yung EQ. Kasi dati ako yung meron nun. Ngayon, parehas na kami. Yeah. Wow, balance na, 'di ba? Sabi nga ni Ma'am Janet dito, sabi niya, "Wind beneath my wings." Sabi niya kayo, ha? Kaya ka pala mataray, Janet, ha? Nagpaparamdam ka na kay Emmy, ha? Pero yun okay. Na, no? Oh, may ano rito, may tanong pa ako kay Sir Emil, no. Sa ngayon kasi nakikita namin si Ma'am Janet ang nasa ano no, masyado siyang active sa ating freedom business. Ngayon ano naman yung pinagkakaabalan mo, Sir Emil? Nasaan ka ba ngayon? Kasama mo ba si Ma'am Janet or ano ba? Aba, nasa Pilipinas na ako, Brother Albert. Ate Maritz, nandito na ako. Actually, ito wow. Yung ito yung ating goal natin sa mga preach rebo around the world. Alam ko naman na ito yung tinuturo ng ating mga preach mentors to be a free and rich OFWs. So that's why I'm here in the Philippines, because we are preparing talaga na time will come, di ba? Lahat nga tayo, hindi naman tayo lifetime sa abroad. So, nandito ako para palakasin yung negosyo, yung tinatawag natin sa Fritz Repo na money-making machines. So, dapat marami tayong money-making machines. So, yung inaasikaso ko dito sa Pilipinas, yung mga investments namin. Kasi, kaya ako nag-decide na umuwi na sa Pilipinas dahil walang mag-aasikaso ng mga investments namin with S. Madami yan, wow. Madami na rin. With S. Plural. So yun, kaya ako umuwi kasi walang magmamanage. Yan, isa yan. Yan yung pinakaunang investments namin nung nasa Milan kami. At saka nadagdagan yan. And still growing. Ayun, sa Makati naman yan, yung hair clinic salon. Ngayon, ang pangalan niya ngayon, Sebelissima. Wow, Italian. Sebelissima. It means you are beautiful. Sebelissima. You are beautiful. Wow. Ayan, may mga konting lupain na rin na dapat, ano. So in the future, ang plano namin dyan, yan, yung aming buy and sell lang sasakyan. So lahat yan, yan yung inaasikaso ko dito sa Philippines. That's why I'm here. So time will come na gusto nang umuwi ni Janet dito. At least, may pundasyon na. Importante yung pundasyon doon sa mga money-making machines natin. Wow! Ang galing naman ng tandem nila, no, talagang nagtutulungan. Full support si Emil. Actually, witness yes. Tayo. Yes, Ate Maritz, yes. Correct. Actually, yung pag-uwi ko, pinag-usapan namin yan. Hindi lang yan yung naisipan tapos umuwi. Hindi ganon. Pinag-usapan namin yan, nakaplano lahat yan. At matindi dyan, yung dumating sa buhay namin, nagka-baby kami. Biruin mo yan. Biglang nanganak. Biglang nabuti si Janet. Curious lang ako ha, Emil. Eto, ano yung talagang nabago yung sa buhay mo? Sabi, yung parang talagang sobra-sobrang investment nyo, yun na hindi mo inaakala. Ano yung mga nabago talaga sa buhay nyo from before joining Freedom Business, tapos after joining business, or during this doing this business, ano yung nabago at ano sabi mo, naku, sobrang sulit kasi ito yung nangyari sa buhay namin. Naku, Ate Maritz, Brother Albert, sa totoo lang, ang daming nabago. Kasi nung time na nasa Milan kami, no, dami rin naming racket.
Sabi nga, lahat ng di mo ginagawa sa Pilipinas, gagawin mo talaga doon. No? Kasi during the time na we left Philippines, nung magka-office mate kami ni Janet, both nung naging kami na, medyo ano na sa office, balita na, pares kami nag-resign. So, 100 times inisip ko, pares kami nag-resign. Tapos, siya pumunta siya sa Philip Morris the time. Ako naman, nagtayo ng business. So, during the time, ang before na kami pumunta ng Milan, may business na rin kami noon, it's a trucking business. At the same time, Janet is working sa Philip Morris, no? Nasa, ano siya, nasa low division siya that time doon. So, ngayon, trabaho kami ng trabaho, trabaho ng trabaho. So, kulang. So, sabi ko, let's go, mag-abroad tayo. So, pagdating namin sa Milan, so, daming racket. Okay. Pero sabi nga ni Brother Leo, basta legal. Walang masama doon. So, sa sobrang sipag mo, alam naman niya ni Mrs. yung mga dinanas ko kung anong oras na ako natutulog. Minsan, tinutulungan niya ako mag-prepare ng mga food sa gabi. Alauna na, sabi ko, amore, amore means ni. Matulog ka na kasi may work ka pa bukas, tapos sa hapon, mag-feed invest ka pa. So, ako na natutulog ako niyan mga the most 2 a.m. in the morning, every night niyan. Tapos, gigising ako niya ng 5. So, mga minsan, 3 hours lang ang tulog ko. Prepare ulit. Tapos, dispose ng products. So, marami kaming mga trabaho. Ako, dami kong sidelines. Tapos, si Mrs., may work din siya. Kulang. Hindi enough yung aming kinikita. Minsan nga sabi ko nga yung salary ni Janet that time pinambabayad lang namin ng bahay. So siguro natitira lang noon is 200 euro. Kasi yung kinikita ko naman, ini-invest namin lahat sa mga properties. No, yung una kong ang investment niya si Sir Terence pa yung nag-present sa akin, nakakuha kami ng lupa sa Lipa. Ayan, si Sir Terence pa nagbenta sa akin during that time. Hi, Sir Terence. So, ayan. Ganun. So, marami kaming inuhulugan nun na investment. Meron kaming lupa, farm lot, tapos may condo. Wala pa kami nun sa, ano ha, sa freedom business. Wala pa, nag-work pa lang kami nun. So, biglang inabot kami ng crisis. Kala ko, tuloy-tuloy na yun. No? So, yung lupa sa Lipa, hindi namin yun na ituloy kasi kinulang nga kami, hindi ganun kalaki yung kita namin. Pero natuloy namin yung isang investment namin na talagang kahit anong mangyari, tinuloy namin yun. Hanggang sa matagal na siyang fully paid. So ngayon, nung nakapasok kami sa PhilInvest, no, both kami noon, nung nag-full-time na rin ako, talagang kita nyo naman noon, during the time, lagi akong nasa top, ano, di ako sa international, di ba, lagi ako nasa top 3, yes, top 4, yes. Lagi ako nasa top 5. Wala pa nung mga ano pa lang tayo noon, mga consultant, specialist. Ganun pa lang tayo noon, 'di ba? Ayan. Yes. So ibig sabihin, doon na nagtuloy-tuloy hanggang sa ngayon. So sabi ko nga paulit-ulit 'yun sinasabi kay Sir Terence, Ma'am Ted, even kay Sir Ringo na we are very very grateful sa kanila because of this this opportunity. Or opportunities na binigay nila sa amin. Until now naman, kahit nandito ako sa Pilipinas, hindi ibig sabihin wala na ako sa Fritz Repo. Nandito pa rin ako. Hindi ako nawawala. Kaya remember nung training natin ninyo sa ano, sumama ako kasi namimiss ko yon. Wow. Namimiss ko yon talaga. Di ba sumama ako sa inyo? Sa Palawan ba yun? Oo, sa Palawan. Nandun ako. Namimiss ko yun. Gratefulness talaga. No? Oo. Gratefulness, yes. Dito sa paggawa ng negosyong to. No. Yes, meron tayo mga katanungan from our audience. No, si Arvin Kides, yan naman, grabe talaga ito. Dami mga katanungan ito, ha. Ayan. Yes, architect Arvin. Na mga successful na tulad po ninyo ni Ma'am Janet Morris, no? Alam po namin na meron pa po kayong gustong marating or gustong mangyari pa sa inyong buhay. Ano po 'yon at bakit?
Actually, ano, sa ngayon, yun nga, yung mga gusto naming mangyari na future, yung money-making machine, no, madagdagan pa, no, ayan, para lahat ng pinagpaguran sa abroad, worth it lahat. And at the same time, yun nga, yung hindi mawawala doon yung pag-share ng blessings. So actually, matagal na naming inumpisahan yan. Wala pa kami sa Fritz Rebo, wala pa kami sa PhilInvest, may pinag-aaral na kami ni Janet until now. So the charity goes on until now. So we're doing that long time ago until now. So yun. So gusto namin madagdagan pa yon yung mga pinapaaral namin sa college. Sa college, sa mga pinag-aaral namin po, hindi high school, ano. Wow. Nasa college lahat sila. So, grabe. May dalawa na kaming napatapos. Tapos ngayon, yung pamangkin ni Janet ay criminology. I think third year college na. So yun, gusto namin pang madagdagan pa yun sa aming mga pamangkin. Inuuna muna namin sa side namin. Tapos maybe in the future, no? Gusto namin yung hindi naman namin kaano-ano. Para, wow, ako naman. Sobrang ano, sobrang diba, naman kapagbigay din tong dalawa na to eh, si Emil tsaka si Janet. Kaya naman binibless pa more ng yes. Lord. Kaya naman, bukas din ang palad sa ibang tao. Emil, ako, alam mo bang isang oras na tayo mahigit, overtime na tayo, pero hindi kami papayag na hindi ka mag-last advice sa ating mga nanonood kasi talaga namang words of wisdom ang lumalabas sa'yo. Tsaka true experience nyo ni Inang yan eh. Walang makakasabing hindi totoo yan kasi nangyari yan sa buhay nyo. Ano yung pwede mong advice sa kanilang mga viewers? Sa ating mga viewers? Hello, Fritz Revo Advocates. Ang ma-advise ko lang sa inyo, focus lang talaga, focus, tuloy-tuloy lang, walang bibitaw, no? Sabi nga, ang success ay hindi siya overnight, walang shortcut. So talagang dugot pawis, tuloy-tuloy lang, huwag kayong bibitaw. Sabi nga, I remember noon yung mga past training natin. Waka-waka. Ano ba yung Brother Albert, if you remember? Ano ba yung waka-waka? Waka-waka is just, parang, ano eh. Just yung do it, ano? Na, just do it. Just diba, do it. Sa Nike? Wala, titigil, waka-waka no? Pala means, that is African word, ano? Waka-waka. Just do it. Gawin, tapos mag-focus, ibigay yung 1,000%, ibigay na lahat. Sa una lang talaga mahirap yung mga baguhan na mga referrers, mga consultants na talagang ano, time will come itong mga nakikita ninyong mga nauna na magre-retiro na to, kayo na ang papalit. Kayo na ang papalit pag retire na ni Ate Marita, ni Sir Albert, ni Janet Morris. Sino pa ba? Marami pa. Pag nag-retire, sino bang papalit? Kayo na yung papalit. Kayo na si Ringo, magre-retiro na yan. Kasi, ano, marami ng investors. Ibig ko sabihin, di ba, kailangan ng papalit sa kanila. Kasi time will come, uuwi na yan. Kasi free and rich na yan. Sila lahat, uuwi na sila, nandito na. O kayo naman. Yun. Kaya, ayun, abangan ninyo na kayo naman umupo dun sa taas. Yes. Yeah. Naku, thank you Emil talaga sa mga ano mo, sobrang ganda ng advice mo at talaga namang binuking mo si Janet, ha? Lagot ka. Later. Ako alam nyo, ano yung inaabangan ko mag-retire? Sino? Sir Terence. Papalitan mo, no? Joke lang. Peace, Sir Terence, peace. Ay, naku, thank you so much. Salamat for your time. God bless you. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo pag-ibita. Maraming salamat. God bless Fritz Rebo. God bless you all. Sa inyong mga business, congratulations and God bless. Salamat ulit, Emil. Ayan. Fritz, grabe. Napakadami nating mga natutunan ngayong araw na to. And hopefully, mga audience din natin, yung mga nandito kasama natin ngayon na nakikinig, no? Siguro marami tayong napulot na mga aral, no? Pagdating sa ating
relationship, and of course, sa ating business. Ayan. Sabi nga, no, sa sobrang dami ng natutunan natin na ang mga asawa, pinag-uusapan ng mga bagay-bagay, pinagpe-pray at pinag-agreehan, no? Tsaka nakita naman natin, Albert, ang full support ng mga husband. Successful wives. Kaya pala naging successful ang mga misis. Talaga naman kasing todo ang suporta ng mga mister. Yes. Ano pa bang napulot mo, Albert? Ang mga napulot ko, actually, yung sabi nga ni Sir Emil, tuloy-tuloy lang, waka-waka, huwag tayong titigil, no? Give your 1,000% pagdating sa freedom business natin. Kasi wala namang ibang papalit sa mga magre-retire, sabi niya nga, di ba? So, tuloy-tuloy lang. So, kung narating ng ating mga like sila vice president, mga president natin, maaring marating din ng ating mga advocates ngayon na nakikinig. Yan. So very inspiring po. Thank you po sa panood ngayong gabi. Sa mga viewers natin, nandyan pa rin. Talagang todo support sa ating Twitch TV. Nako, abangan nyo ang next event naman natin, next episode. Sabi nga ni Kuya Emil, no, ang favorite ko, don't stop. Thank you everyone. God bless. Maraming salamat. God bless. See you.